isa pala. Ano, so ngayon, anong gagawin natin? Ngayon, ituturo na natin yung mga notes ng ano bang ang title nito? Ano bang title? Ano ba to? Hindi ko alam eh. Sino ba magsabi? Ikaw o ako? Ikaw na. Ako na. Ikaw at ako na lang. Oh, sige. Oh, sige, okay. Ikaw at ako. Ikaw at ako. Sige. Oh, yan yung tututugin natin, ano? Wali. Okay. Ay, tututugin. So, we will have our new set of song which is titled by Ikaw at Ako, composed by Moira De La Torre. Ano? Ayan. Yung may kaduwit na Jason. Ewan ko pangalan. Yung asawa niya? Kasama Jason eh. So, yan yung ating huling piece, huling song na ituturo ngayon, ano? So, para malaman at matugtog natin yan, simulan na natin pag-aralan ang mga notes. O, teka, yung ano ha, yung notes yan, parang katulad din ng sa novela, ano? Ay, oo, tama. Oo, tanda niya, gagamitin natin yung mga notes para dito sa activity ito o sa learning piece na ito ay same lang sa ginamit nating notes sa yes, sa novela ang nakaraan natin. So, tingnan natin ang mga notes. Mag-start tayo with blowing exercise. Alright. Okay, makikita nyo sa tabi niyan dito. Ayan, makikita nyo yung ching! Buong mga yung mga finger charts natin dyan. Sa baba naman, meron tayong Yung sa baba, guide. Ayan na po. Yan na po ang ating... Oh, wag mo na. Oh, nag-iihip na agad. Whoop! Nag-iihip. Sabi niyo, lo, titi-tune. Hindi, kasi pag nung face-to-face, ganyan kami. Pag mapakita na kami ng ano ng mga notes, kanya-kanyang ihip. Whoop! Whoop! Lumayan na mag-iihip. Wala naman mag-iihip. So, ayan, nakikita nyo na. So, nakikita nyo sa screen. Ayan, title niya, Ikaw at Ako. And, ayan, ayan yung notes. Pero bago tayo magsimula yan, magkakaroon mo tayo ng blowing exercise. Yes. So, magsisimula tayo sa letter C palagi. Ano? Alright. Yan pala, hindi ko pala mabanggit para makapag-sync in sila. Palaging bibilang, magkakaroon mo ng preparatory 4 counts bago kayo maihip. Ano? Alright. Pag binanggit ko yung letter, preparatory of 4 counts, iihip kayo. Alright. Ano? So, and then another, yung ihip na yun is whole note. Okay? So, pag sabing whole note, ilan nga yun? Oh, apat din na bilang na tutunog. Okay? So, sige, let's start our blowing exercise starting from letter C. Ready? 1, 2, 3, play! 3, 2, 3, 4, stop! Now, letter D. 1, 2, 3, play! 2, 3, 4, stop! Letter E. 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. Letter F. 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. Letter G. 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. Letter A. 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. Now, ito yung letter B flat. So, after 4, 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. So, letter C, C2, higher C, attack mo to 4, 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. And last, letter D2 or higher D. Ready? 1, 2, 3, play. 2, 3, 4, stop. Okay, so lahat na yun, nadala na natin, Sir Raymar. Yes. Lahat ng mga notes na maaari natin gamitin dito sa next and to our last piece. Yes. Okay. Yes. Yes lang lang yes. Pero para sila lang So if you, kung papansinin niyo mga bata, parehas lang sila na yung mga notes na ginamit niyo sa nobela at ng ito. Okay? Yes. Ikaw at ako. Ayun. Ako, yes. Pupokus na tayo doon sa structure nung piece. Right. Oh, Raymar. Yeah. Sir Raymar, ano yung mga structure nung ating okay. Piyesa? Saan tayo yung pagsisimula? Yan, simula tayo sa, of course, may preparatory lagi, four counts. After nyan, meron tayong intro. First, we'll start at intro. Ang intro na yan ay gagawin ng part na
gitara. Ano, okay. gitarang part muna. 'Yan, ano? Gitara. So, wala muna tayo diyang iihipan or ihipan, ano? Pagkatapos ng intro, meron tayong verse. Ayan. Yes, verse. So, sa verse natin may dalawang part 'yan, ano? So, may first part 1 and part 2. May makita kayo diyan sa baba, ayan, oh. Ayun. Part 1. Part 1. Ayan. Kitang-kita nila. Verse 1, part 1. Ano? So, ayan, kikita niyo. Kita nila yan, okay? Okay. So, paano ba yung verse? Ah, mamaya, tuturuan namin. Tuturuan namin yan. So, sa verse, pagkatapos ng verse, di ba, ang verse may dalawang part. Sunod part natin one. Ay refrain. Ah, yes, may refrain. Yan. Ang refrain, may dalawang part din. Ano? Mm-hmm. So, dalawa din yan. Pagkatapos natin ng refrain, punta tayo sa chorus. Ang chorus natin, meron naman siyang tatlong part. Ano? So, tandaan natin, verse, dalawa lang ng part. Refrain, dalawa. Chorus, tatlo. Pagkatapos nun, babalik lang yan sa parang meron lang ano. Interlude. Ano? Part yun ang gitara ulit. Ano, ilang counts ba yung nilagay natin? Same lang ng intro. Actually, yung gagawin lang ni teacher ay parang daan lang sa intro. Yes, parang pero dinawag siyang interlude. Interlude, dahil okay. Siya ay pumapagitan. Nasa pagitan. Kumbaga, may interval. Pagitan na intro. Yes, ano? Pagkatapos nun, ulitin lang natin. Babalikan okay. Lang natin. Ganun lang kadali. Balik tayo sa verse, sa refrain, and chorus. But, pagbalik natin sa chorus, di ba ilan nga part ang chorus? May ilang part? Tatlo. Ang uulitin lang natin doon, yung dalawa. Part 1 and part 2 na yes. Chorus. Yung part 3, ano, may changes. Ano? May pagbabago doon. Na mamaya ituturo namin. Mm-hmm. Ano? So, ulitin natin intro, verse, refrain, chorus, interlude, verse, yes, refrain, chorus, and then yun na, ending na. Meron tayong tatawag na outro for the ending. Ano? So, yung gitara outro, yun. Interlude, and intro, they are the same. Yes. Parehas lang sila, kaya wag kayong mga, pero sila yung ginagamit na term para maghati-hati din sa mga structure ng ideas ng music. Yes. Verse, part yun ng gitara ha, hindi tayo doon iihip. Kasi pangit pag puro ihip na lang. Doon tayo sa melody, doon tayo sa lyrics, iihip. Yun yung okay. Mga time na para magpahinga yung flute. Yes, tama. Pahinga naman okay. Tayo doon, okay? So, ready na ba? Nalaman natin yung mga notes. We'll try the part 1 of the verse. So, hindi tayo ma-intro kasi dadaanin niya siya ng guitar na yon. Ano? So, i-highlight ni teacher yung okay, sige. I-highlight mo yung teacher yung first part. So, itong ina-highlight ni teacher, yan ang sobra ng verse 1. So, kung titingnan natin, meron dyan F, G, A. F, G, A. Kung kakantayin natin yan, F, G, A. Doon muna tayo. F, G, A. Sige, try natin, ha? 1, 2, 3, and. Alright, again. Okay, so yun yung unang. Ano natin? Notes, ano? F, F, G, A. Next agad, G, F, G, F, E, F, A. Ah, teka. G, F, G, F, E, F, F. Again, G, F, G, F, E, F, F. Tugtugin natin. Again. G, F, G, F, E, F, F. Alright. Then, E, F, D. E, F, D. Ah, okay. E, F, D. Yes. D, D, E, F, D, F, E. O, ulitin natin, ha. E, F, D. D, D. Ah, sorry, again. E, F, D. D, D, E, F, D, F, E. O, tutugtugin natin yan. Again. E, F, D, 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 E, F, D, F, E. Alright, so yan yung part 1 verse ng verse. One, part ano? One. Sige nga, try natin yung part 1 ng verse. Alright, ready? 1, 2, 3, play. Thank you.
Alright, takaw nyo ba? Okay. Oh, nako. Sumagot ako. Yes, ano? Pero kung so, hindi pa nilakuha yan. Pero sapat. Sapat natin, ha? First, natin na first one. 1, 2, 3, play. Sorry. Ayun. So, mabagal lang yan ha, para makasabay kayo. Ano, kanta-kantayin. Kung hindi nyo makuha, kantayin nyo muna. F, G, A, G, F, G, F, E, F, F, E, F, B, D, D, E, F, B, F, E. Nakita niyo last part, D F E, oh, di ba? Parang slide siya. D F E, D F E. Mabilis 'yun, ah. Yes. So maging sensitive kayo sa rytmiko. Sa rytmiko nung tugtog, yung okay, paano gumagalaw yung movement ng bawat tunog, ano? Okay. Kung saan bumibilis at saan bumabagal. Sige, ulitin natin yung first part. Ready? 1 2 3 play. Yun, sana nakuha ninyo, ano, mga bata. Next natin yung part 2 ng yes, verse. Part 2 tayo. Ito naman yung part 2, yung na-highlight ni sir. Ano? Nakikita ninyo? Ayan. Okay. So, yan naman yung verse 1, part 2. So, merong same lang dun sa una, pero dadagdagan lang natin ng isa pang F. Ano? F, 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 G, A. Yun. Dun tayo. F, 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 G, A. Again. Okay. You sunod? Kasi isa pa nun. Isa pa. After 3 yan ha, hindi siya papasok agad ng FF. 1, 2, 3, 4. Okay. Alright. No, that's ano? The first line nung ano. Line. Okay. Yung sunod dyan, D. Nakalagay dyan D, pero D2 yan. Ay, sorry. D2 pala. Sorry, D2. Lagyan natin lang to. Ayan, dito. Dito. Ayan. Ayan. Tapos yung C, C2 din yan. Oh, C2 rin pala to. Ayan. Sorry, hindi na lagay ni ayan, sir. Ano? Oh, so, magigyan. D, C, D, C, A, G, A, G, F. No? So, D, C2 na siya. D, C, A, G, A, G, F. So, tutugtugin natin. Ay, sorry. Again. Diba? So, idudugtong natin yung una. Dugtong. One, play. Ah, sorry. Pa. One, play. F, F, F. Doon. Okay. Sa pag-ihip, mga bata, ano, sa mga ating mga kaihip, hindi yung isahan, ano, tapos sa kayo, isang ihip. Halimbawa, ganito ang ginagawa niyo. Isang ihip, tapos lahat nyo na ginagawa. Walang pahinga, magpahinga din kayo. Bibigyan natin ng bawat hinga yung bawat note. Yan, mahinga kayo sa bawat ihip ng bawat play ng bawat notes. Yes, para hindi kayo kapusin. Okay? So, next natin. Okay. E, E, F, D. Tama? Ayaw, E. Ah, mali. E, E, F, D. Tama. E, F, D. E, F, D. D, E, F, D, F, E. Again. E F D D E F D F E. Oh, gawin natin ha. E F D D E F D F E. Nakuha niya? Okay. So buuin natin yung second part. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, 4. Thank you.
dyan? Siya na. Ay, dyan na. Sorry, sorry po. Sige, sige, sige. Natap, sige. Natap. 1, 2, 3, play. Right. So, yan yung second part, ano? So, meron na tayong verse. Composed verse. Of part 1 and part 2. So, buuin natin yung part 1, verse, ano? Verse lang. Verse lang, ready. Ah, dito mapapakita 'yan, ano? Sige. Dito tayo sa ano. Ah, pwede man, pwede naman natin pakita. Sige. Sige, sabayan niyo lang, sabayan lang ni teacher. Oh. 2, 3 Oh, sorry. Okay, sapa, sapa. Huh. Sapa po. Ready, start? Okay. 1, 2, 3 ating verse. Ano? Mm-hmm. Okay, so next, let's proceed to refrain. Or ano? Refrain. So, nakikita nyo dyan, nandyan yung refrain. Sabi nga natin kanina, binubuo din yan ng dalawang part. Ano? So, hanggang doon sa GGF. GGF. Ayan, GGF. Part 1 ng refrain. GGF. Hanggang dito. Ah, sige. Ito muna. Atin naman natin sa dalawa yung refrain. Refrain. Yan, GGF. May GGF. Yan. Yan. Nakikita nyo may highlight? Yan ang part na muna natutugtugin natin, ano? So, start tayo sa refrain. Refrain. Ano? So, F-E-D. Yun. F-E-D, D, F-E-F-G, C-A-B-A-G-G-F. Doon naman tayo, again. Bagal pa tayo, bagal pa natin. 1, 2, 3 F-E-D, D, F-E-F-G, C-A. Yung binabanggit naming B, B flat yun ha. Kasi mahirap yung B flat eh. Ano yan, okay. Nakikita nyo naman ha. F, E, oh, again. Tapa, 1, 2, play. F, E, D, D, F, E, F, G, C, A, B, A, G, G, F. Tugtugin natin, mabaga lang. 1, 2, play. Medyo baka mahirapan sila dun sa C, A, galing sa C. C, A. Diba? C, A, B, N, G, G, F. Isa-isa natin dito. F, E, sige. D, 1, play. F, E, D. Tapos, D, F, E, so yan yung refrain ng first part ng refrain. Okay, okay. Kung itutugtugin siya ng normal, 1, 2, 3 pero we discourage you ngayon na mag-ganun agad kabilis. Oo. Dahil mahihirapan lang kayo. Bagal lang muna. Super bagal, ano? Okay. So, kung di nyo nakuha yung part ng refrain, pwede nyo rewind, okay? Okay, so next part ng refrain. Ina, next part. Ito, dara-daratsyo lang to, ano? So, dyan, galing sa E. Ayan. E, F, D, D, E, F, E, E, F, C, A, B, A, G, G. Yes, again, ha? E F D D E F E E F again. Dito tayo. 1, play. E F D D E F E E F. Sige, try natin yun ha. 1, play. E F D D E F E E F. Sige.
Sige, bagal pa. 1, 2, play. Ulitin natin lang yung kanina, doon sa first part ng refrain, yung panghuli, ano? Pero alisin lang natin yung F, C. Magiging C, A, B, A, G, G. Sige, tugtugin natin, ha? 1, 2, 3, play. C, A. Oh, again, sorry. Saan tayo? C, A. Ah, C, A. 1, 2, 3, play. C, A. Okay, so kung so yung last note ilang bilang yun? 4. Apat yun, ano? So A, si A B A G G 1 2 3 4. Okay, so try natin second part ng refrain. Second part refrain. E F D D ready. Play. Baga lang. 1 2 play. So, kaya na ba? Buuin natin yung refrain. Oh, buuin natin yung buong refrain. Okay. Buuin natin para makita nila. Yan. F, E, D, D, F, E, F, G, C, A, B, A, G, G, F, E, F, D, D, E, F, E, E, F, C, A, B, A, G, G. Tugtugin natin, ha? Ready? 1, 2, play. Bagalan pa natin, medyo mabilis. Bagalan natin. 1, 2, 3, play. So, yan yung refrain. That's the refrain. Refrain. Okay. Okay. So, let's proceed. Proceed tayo. Chorus. Ito, medyo gagamitan natin na maraming B-flat. Ano? So, medyo challenging yung paglipat-lipat natin dito ng ating mga daliri. No? Mm-hmm. So, more on B-flat talaga dito, tol. No? Ayan. So, i-highlight lang, sir, yung mga dadaanan natin para dito tayo mahirapan. Ano ba yung kailangan? FG, hanggang dun. FG. Saan? Hanggang dito sa hanggang dito lang? O, sige. So, dito muna sa first part. Atiin natin sa first, atiin naman natin yung yan, first part. Chorus. Ayan, sa chorus, yan yung first part natin. Okay, yes. Kita nyo, ayan. A, B, C. B, A, B, C. Doon muna tayo. 3, H. A, B, C. B, A, B, C. Let's try it. 1, 2, play. Bagalan natin, mahirap kasi yun. Wala ta. 1, 2, play. O, ito yung sinasabi namin kanina na bawat nota, bawat notes ay, bawat note ay hihipan nyo. Ihip. Ano, di ba? Para hindi maputol-putol. Kasi pag ginawa ninyo, isa lang, mabibitin kayo. Ganito, halimbawa, ganito yung mali. Isang ihip lang siya. O, di ba nakita nyo? Nakita ayan, yung no? Transition? Na ano siya, may sumasabit na note. O, na ganun siya. O, pangit yung pakinggan. Dapat, ano? tan. Dapat. O. Clear, yung bawat note, ano? O, di ba? Okay. Mas naiintindihan lalo yung tunog, okay? So ulitin natin yan, yung part na yan. A, B, C. B, A, B, C. Oh, let's try it, mabagal lang, with flute. 1, 2, play. Yes. Okay, sunod dyan. C, B, A, B, A, F,
C, B, A, B, A, F. Let's try it. One, take. C, B, A, B, A, F. Again. C, B, A, B, A, F. At tapos, ayun na, yun yun. Oh, yun yun. C, B, A, B, A, F. Yun. Okay. Okay. A, B, A, F, G. Again. Okay. One, play. A, B, A, F, G. Tugtugin natin, ha? One, play. O, simulan natin ito sa C, B, A, B, A, F, G. Saan yan? Saan yan? C, B, A. C2. C2 din yan. Ah, C2 rin to. Higher C. Lahat yan, C2. Pala, o. Ito yung simula. Ito yung dinalagay ni sir na ayan. C2. Tandaan nyo, guys. Ito ay C2. Pero dapat naramdaman ninyo yan. Dapat nakikita nyo na, feel nyo na, na kapag batas yung tono, yes. Diba? Ibig sabihin, gagamit ko yun ng C2. Pero kapag mababa ang tono, ano gagamit yun? C2 or yung silang? Silang. Lower silang C. Dapat. Ano? Mamaya magagamit natin yun sa third part. Alright? Okay. Sige. So, yun tayo sa C, B, A, B, A, F. Bubuhay na hanggang dito sa dulo. Hanggang na lang. Dito lang. Yan. A, B, A, F, G. Dito lang hanggang dito. Okay. C, B, A, B, A. C, B, A, B, A, F. A, B, A, F, G. Ready? 3, 4. C, B, A, B, A, F. A, B, A, F, G. Okay, so yan yung first part. Yung ano? First. Ulitin na, ulitin natin yung first part. Ready? Kasama na to. Kasama na yung simula. A, B, C. Remember? B, A, B, C. C, B, A, B, A, F, A, B, A, F, G. Okay. Nakikita ito, dalawa. Pagalan natin ha. Tanggalin natin yung picture. Wala yan, isa lang yan, single F lang. Okay. Break natin sa dati. Ganyan muna tayo, guys. Ready? One, two, play. A, B, C. Pagalan pa natin. Baka din dyan, baka nabibilisan one, sila. One, two, play. Okay. So, yan yung ating chorus. Patunog natin ano, patunogin natin ang normal na beat ay normal na timing, ganito yan ha. Kasi yung mabagal nagkakaroon ng ibang timing eh. Ano napansin mo? So sige. Para marinig nila ng tama ng tamang tempo. Sige. All right. To play. Alright, yun yung tamang timing. Ano yung normal timing natin? Ano kasi baka ma-confuse kayo nung pag binabagal kasi natin dahil gusto nating mabagal, na ko-compromise yung timing, ano? Katulad kanina. Oh, iba yung pa pa pam sa pa pa pam. Ah, di ba? Yung rhythmic pattern na is na ano na excuse me. Ako ba kaya naapektuhan dahil binagalan yes, natin, tama. Ano? So, ang purpose yung, na kayo ng binagalan natin is para maintindihan na kung yung mga notes yes, na gagamitin tama. Nila. Ano, para magamain din nyo yung ano. Okay, so yan yung first part ng chorus. Ito maganda sa second part ng chorus. Bakit? Anong maganda dun? Ulitin lang natin yung first part. Pero, may idadagdag lang tayo sa una. At pangalawang line. Ano? Diba kanina, A, B, C. Ang mangyayari, A, B, C. Okay? So, kanina, di ba? A, B, C. Gagawin natin. A, B, C. O, try natin, ha. Ready? One, two, play. A, B, C.
Oh, di ba? Pares lang halos yung kanina. Oh, may tapos pabo lang na isa. Oh, yung second part, di ba? B A B A B C. Tama. B B B A. Gagawin ng B B A B C. Okay? B B A B C. Ready? Ah. Okay lang. Bagalan natin ha. Simulan natin dun sa A A. A A B C. B B A B C. Yan, nakantayin niyo muna 'yan. 3 kata. 3 M A A B C. B B A B C. Oh, gawin natin ha. Bagalan muna natin. 1 2 play. A A B C. B B A B C. Oh, nakanya. So, nadagdagan lang natin. Ulitin lang natin yung isunod diyan, 'di ba? C B A B A F A B A F G. Oh, yun lang. So, ang nadagdag lang yung A at B doon sa ano, sa unahan, ano? So, kung bagalan natin yung part 2, second part, ano? A A B C B B A B C. Ready? One play. A A B C. Yan yung second part. Second ano? Part nahalos course. Pares lang naman talaga siya. May dinagdag lang tayo. So, kung paparinig namin sa inyo yung tamang timing, yung normal timing, ganito siya. Tamang timing? Okay, sige. Tamang timing. Itong tamang timing niya. 2, 3, A, B, C. So, yun yung normal timing niya kung gagawin natin normal timing. Okay? So, na, meron tayong part 1 ng chorus at saka part 2. Ano? So, ito na yung third part. Ano? Medyo part iba na natin. Dito. Okay? Teka, may ano pa dyan? C2. Tama ba? May C2 rin to. C2 rin. Nasaan part yan? Dito na. Okay. Yung kanina, ano? Hindi na nabanggit. So, makikita nyo naman guys kapag mataas yung tono, is gagamit kayo ng C2. Okay? Okay. Yan. Hindi lang nailagay ni sir ng C2. Ano? So, kapag mababa ang tono, automatically, letter C. Yan. Lower C. Okay. So, dun tayo sa third part ng chorus. Okay. At lang, hindi ko na i-highlight. Ito. Yan. Yes. So, nakita nyo dyan yung letters. Ano? C A G F D. Ah, ganun lang. C A G F D. Again. C A G F D. Lower C yan, ha. Again. C A G F D. D A B A G. D A B A G. Tama, tama, tama. D A B A G. Okay. Ah, sorry. Okay, again. D A B A G. Sorry. D A B A G. Okay. C A G F D. D A B A G. Okay, papasok agad 'to. C B B A A. Again, yung last part. C B B A A. Lower C din yun, ha? Four counts yun, kasi full note, di ba? Full note. Yan. Okay, kung tutugtugin natin yan, C A G F D D A B A G. Sa
sorry, naman yung kanyang rhythmic pattern. So, one, two, play. C, A, G, F, D. D, A, B, A, G. B, B, A, A. Yan na, interlude na siya. No? Oh, try natin yung third part, ha? Try ang chorus ready. One, two, play. C, A, G, F, D. Okay, so yun yung third part ng ating chorus, ano? So may first part, second part, na halos parehas lang, and then the third part. Pagkatapos niyan, balik, punta tayo sa interlude. Ano makita yun dyan yung may interlude? Yeah, may parang interlude. Ano lang yan? So, parang lang siyang intro. Yes, parang intro. Intro lang naman yung intro, interlude. Okay. Yes, ano? Pagkatapos ng interlude, ano nga babalikan natin? Yeah, verse. Babalik tayo sa verse, and then? Refrain. And then, chorus na naman chorus tayo. Na tayo. Okay? But, sabi nga namin, sa pagbalik natin ng chorus, tandaan ha, pagbalik natin ng chorus, yes. Yung third part, may changes, mababago. Ano mangyayari sa chorus? May dadagdag. May dadagdag tayo. Sige, pakita natin dyan yung last part, third part na ng chorus. Mayroon tayong palang coda tol, sir. Oh, yes, yun yung tinatawag na Yung parang ano ang naging pagbabago doon sa chorus natin na third part, iniksian na lang natin at may dinagdag tayong coda. Mm-hmm. May dinagdag tayong coda bago sa mag-ending. Ano? Yes. So yung first part, second part ng chorus, ano yung pangalawang ulit, parehas lang. Oho. Ayun, parehas lang pala siya. Ito na yung i-play ba natin to, itong first chorus, ay itong first part. Itong first part parehas lang naman parehas ng lang. First chorus. So, yung sabi ni Sir na coda, ito po, yun, ayan. Andito yung coda na yun. Ano? Yan na yung magiging third part, parang third part ng chorus. Third part ng chorus, pinalitan natin. Ano? So, ang mangyayari niyan? Mangyayari? Katulad lang siya ng ano? C-A-G-F-D. Tama, no? Yon, sorry, sir. C-A-G-F-D. D-A-B-A-G. Ulit! C-A-G-F-D. Okay, di ba? Yun, parehas lang pala yun. Dalawang parehas lang, pero hindi na natin ginawa yung C, B, C, B, B, A, A. Meron pa tayong ipapasok bago yun. Ano? Nawala muna siya. Nawala. Ano? So, nangyari, C, A, G, F, D, D, A, B, A, G, C, A, G, F, D. Ito na, kasunod. Ano dyan? D, A, ayan. Kita ba? Ayan. Oh, ayan. Lalagyan ko dyan. Piglinaw ko lang kasi may C. Ayan. So, okay. Ito yung dinala natin. Ay, ito na yung ine-execute namin ni Sir Raymar nyo. Ito na yung sunod. Ito yung sunod. Diba, nakapansin ninyo, inulit lang ano? Mm-hmm. C-A-G-F-D, D-A-B-A-G, C-A-G-F-D. Ito na sunod. D-A-B-C-A-G. Again. D A B C A G again. D A B C A G. D A B C A G. Yes. Ulitin natin dun sa coda, simula ng coda. Simula ng coda, wala. Yung ayan, kita nyo naman 'di ba may nakalagay? Oh, may coda nakalagay. Yes, ready? 1 2 play. C B B A A. Outro. Ina, ibabalik na natin yung dati, yung C B B A A. Dati lang yan. Lang na isa, no? C B. Okay, so tugtugin natin yung ano, coda. Yung coda. Hanggang dyan sa ano na yun, ano? Ready? C-A-G. 1, 2, play! C-A-G-F-D. C-A-G-F-D. C-A-G-F-D.
para clear sa inyo, tutugtugin namin yung second chorus. Buong ano? Chorus ng second, ano, sa buong second chorus. Itong huling chorus ha, itong umulit na, ano? Mm-hmm. Para hindi kayo malito. Okay? Ayan. Asa na yung chorus? Ayan, second chorus. Hanggang dun sa coda, hanggang tapos outro. Okay, para yes, hindi kayo malito. Okay? Oh, di play ko to ha. So to play. Tama ba? A B C after 3. Hey, after. Sige, tingnan natin. 3 nga, after 3 nga siya. Okay? Okay. 1 2 play. A B C. So again, i-review lang natin yung pinaka-structure niya. Intro, verse, refrain, chorus, or yung first chorus. And then, interlude, babalik sa verse, refrain, second chorus, and yung coda, ano, and then outro. Okay? Yep. Okay, so nakuha na ba natin? Kung hindi pa, you're free na mag-post or i-replay or rewind kung saan part kayo nahihirapan. Yes. Ano? Oh, oh. Okay? So, at halimbawa, nakuha nyo na, ano? So, kaya na ba nating tugtugin ng isang buo yung song na ikaw at ako? Ano? Siyempre, kaya hindi na ba? Nyo natutugtog muna. Ano? Kailangan nyo pa nilang practicing nyo. Yes. Ano? Practicing nyo muna siya. Please don't be please rewind the video kung kinakailangan. Ano, para masanay kayo sa pag talaga makuha niyo, magrasp niyo yung tamang pag lipat ng tugtog base din sa kanta. At kung na-rewind niyo na, ito na yung tanong namin, kaya na ba nating sabayan, ano, sila Sir Pritz at Sir Raymar, ano? So kung na-rewind niyo na at nakuha niyo na, sabayan niyo na kami sa pagtugtog na ikaw at ako. All right. Let's go. 1 2 3
finally, ano? Finally natapos din natin yung ating last piece, ano? Yes. So, 'yan yung song na Ikaw at Ako. Ikaw at Ako by Moira de la Torre. De la Torre. Tama ba? De la Torre. De la Torre. May kasabi pa si Jason eh, kung ano yung pangalan. Anyway. So 'yun, I'm sure medyo challenging yung last piece natin, ano? Medyo nahihirapan kayo lalo na doon sa paglilipat-lipat dahil meron tayong ginamit na B flat dito. Oh, B flat. Ano, kaparas nung nung ang tawag dito, nung nobela, nung huli nating piece. So, nakuha nila yung yes. Framework kasi ano? Alam nung napag-aralan nila yung nobela at napag-aralan nila yung ano. Oo. Yung so, notes. Tayo lang hindi. Pero ano lang, ano, disclaimer lang, ano, kasi baka, alimbawa, meron kayong makita o mapanood sa YouTube o kaya sa ibang social media platforms na iba yung interpretation namin sa interpretation nila. Ano, halimbawa, bakit ganun yung turo nila, sir? Samantalang yung original o kaya yung ibang ay ganito yung tinuturo na arrangement. So, sabi nga namin nung una, kanya-kanya yan ang interpretation. Yes! Bilang musician, kanya-kanya ho yan. So, kung ano naman yung tinuro namin, you are obliged. Yun na yung talagang sundin ninyo. Dahil okay, nga, so nasa then, workshop tayo. Nasa workshop tayo. Kaya hindi pwedeng sabihin, parang mali yata si Sir. Iba yata yung ano ah, yung pagkakasunod o kaya baka may napansin kayo sa mga notes na parang ganit hindi dapat ganito yung notes o iba yung ginamit na notes. Siguro kasi nag-research ata sila kasi na ano sila na-amaze sila sa na mga sinample nating mga songs. Saka so, nagkakaiba din sila sa key. Oh, iba-iba. Alam, anong reason bakit tayo may iba-ibang keys? Bakit ang sino nakakaalam? Bakit ang chord user naka ganito? Hindi na may yes. Original na key nung ano no? Palabas. Yung tugtog o bakit kaya nung para kanta. Mas mataas yung kanta ng ginawa natin kumpara dun sa original key. Kung re-reviewin niyo yung una nating session, nabanggit doon na gagamit lang tayo nung mga low hindi tayo gagamit ng ano ng mga sharps, ng mga flat. Maliban na lang dito sa huling dalawang kanta, ano? So, para yun, unang-una, dito sa flute muna, hindi kasi natin kakayanin kapag gumamit tayo ng original na keys, ano, or key nung, ng mga kanta, dahil mahirap bilang halimbawa, we assume na, or we presume, na may mga baguhan talaga dito, ano? So, hindi naman kayang mag, ano tayo, higher E, sobrang hirap na nun, ano? So, dun muna tayo sa basic, fundamental, ano? So, dito, sa recorder flute or flute recorder natin, yung mga basic lang, hindi na tayo gagamit na masyadong, ano? So, kung susundin natin yung mga original key nila, gagamitin natin kung ano talaga yung mga key or mga nota or ang tawag dito. And we will make sure na magiging complicated yun. Komplikado yun kapag ginawa natin. Complicated yung mga fingerings yes. Ng inyong flute. So, even yeah, though it's tawag ito doon, reachable naman, applicable naman talagang itugtog yun sa original key. However, kapag ganun ginawa natin, yung mga baguhan na baka di makasabay. Yung mga catch up. Tama. Ano, so, yun. Sana naiintindihan nyo kami doon. Ano? Saka, walang problema mag-transpose o magpalit ng key kasi may binabagaya ng bawat instrument. Parang sa pagkanta. Yes. Diba? Halimbawa, pag kumanta kami, halimbawa, kumanta si Sir Fritz ninyo. Halimbawa, kakantahin niyo Ikaw at Ako. Halimbawa, hindi naman bagay sa boses niya. O kaya, kasi babae, mataas yun sa akin. Oo, so, mataas yun. Mababa lang tayong mga lalaki na mababa pa natin. Halimbawa, ang original key ng Ikaw at Ako ay E major chord. Ayan. Kung ibabagay natin sa key ng kakanta, talagang babago. Babago yung ano. Ano? So, pero I'm sure nag-enjoy kayo. Yes! Doon sa limang session natin, ano, limang video na napanood ninyo. We really hope na talagang natuto kayo. At nagpapasalamat kami sa inyo na nagtsaga hanggang dito makarating sa huling episode natin, huling session natin. Ano? So, maraming salamat sa inyo and tulad ng sinasabi namin dati pa, ano, tiyagaan nyo lang, practice, ano, makukuha nyo din. Yan naman talaga sa music, practice daw makes perfect. Practice makes
better. No, wala, di totoo yun. Practice makes perfect. Wala pong ganun ka. Kasi walang perfect to, di ba? Perfect. Laging mayroong, meron ng mga, ano eh, merong mga, alam mo yung magagaling na, pero medyo sumasablay pa rin. Oo, sumasablay din yan. Depende kasi din yun. Alam mo si, the more na mas gumagaling tayo, mas the more tayo nagiging sensitive sa kamalian. Kahit sobrang konti lang yan. Yes. Ano? The more level of awareness we have, ano, the more we are... Sabi sa inyo, pag nag-English ako. Ayan, si attorney. Kumbaga, dahil nga, mas naiintindihan na natin, mas nagiging conscious na tayo. Yes. Kung hindi tayo, hindi natin naiintindihan ginagawa natin, hindi tayo conscious sa ginagawa natin, ay mali na pala, ay may sumobrang nota, ay may sumobrang ganito, mabilis, mabagal, ano. Yes. So, yun naman yun. So sa pagdaan naman ng mga panahon, magiging matututo din kayo. Ano, may improve pa yan, ano, madedevelop pa yan. So ano lang, ang ano ko lang dyan, huwag nyo isipin kung namamali kayo. Yes. Huwag isipin kung ano. Basta importante yung magtyaga. Practice pa rin yung practice. Kaya palagi din sa sabi pala Sir Raymar, palagi practice, then after that, practice before practice during practice after practice. Yeah. And remember, sabi nga, sa pagkakamali tayo natututo, kaya okay lang. Kahit magkamali kayo, part of learning yan. This sabi nga, failure is an opportunity to learn ano, more intelligently, more, yes, ano, to opportunity learn. Yan kasi pag hindi tayo nagkakamali, hindi tayo matututo, hindi natin alam na pwede pa palang i-improve. Mm-hmm. Ano, so maraming salamat sa participation, sa cooperation. Sana ay maraming salamat ang nag-enroll, siguro mga tol, may getting 50. Sana ano, at o baka mga 100 kasi ano eh, online class, baka marami, baka yes, baka isa bombi ko region ata. Pero ano ha, hindi namin kayo nakita, sayang ano, pero sana magkaroon tayo ng chance magkita-kita. Oo, para naman at least kahit papaano, katulad ng mga dati, ano, kung may mga dati ditong nandito pa rin hanggang ngayon, alam niyo yung experience kapag face to face talaga. Sobrang saya lalo na pagdating sa recital, ano? Sa ano kami dati, sa Central Plaza Mall, ano, sobrang saya. Pagkatapos nun, talagang picture, banding, ayan. So, maraming salamat sa inyong lahat at sa mga magulang nagsusupport. Lalo-lalo mga magulang, ano, nagsusupport sa inyong mga anak. So, we're very thankful sa mga magulang na talagang hanggang dito sa pinakahuling video, yes, ay chinagaan. Oh, nakabantay, nagdadala ng, oh, snack ka na muna. Opo, yun. Sana all. Sana all, nagpapasnack. Okay, ayan. Talaga nagpapasalamin ko sa mga bulo. Ibig sabihin talaga, they are really interested na, yes, matuto ang kanilang mga anak. Yes, and they are very, ano talaga, supportive nga, sabi nga natin. Well, motivated. Para na din kasi sa mahirap din talaga itong situation natin na ito. Yes, mahirap din. Kala mo yung palagi tayo salita ng salita, kasi di naman pala marunong mag-operate yung bata ng pag-play, alam? Yes. Naka-mute pala. Baka may hindi pa marunong mag-operate ng computer. Ayan si mama, salamat sa si inyo. Kuya. Kung sino man nag-a-assist sa inyo, maraming salamat. At kung wala naman, self-learning talaga. Good job. Very good. Tama yan. Thank you din. Magpasalamat din tayo sa opportunity na binigay muli sa amin na Provincial Government of Camarines Norte through the Museum. Sana mabanggit ko na tama, no? Museum Archives and Shrine Curation, tama ba? Division, ano? Headed by Sir Abel Icatlo. Maraming salamat po sa trust and sa opportunity makapagturo ulit. And so, of course, sa mga staff, ano, salamat po. Staff, thank you po. Sobrang napakaano nila, approachable. Sobrang napaka. Salamat sa pag-receive ng video. Sobrang ano, approachable po. Oh, napakabait ng office at napakababait po ng mga staff ng museum, ano? Opo. Salamat kay Sir Totoong, yung mga nakasama pa namin simula, ano, maraming salamat sa inyo. Sabi nga, without this kind of activity. Medyo parang boring na nga yung ano natin dahil sa pandemic. Good thing na may ganito, ano? So that is a very good initiative coming from your office, ano? So clap tayo diyan, ano? We are commending your office and of course the provincial government. So thank you so much. Ano pa ba ang pwede nating sabihin? Kung may mga tanong, yes. May mga tanong about sa Police, ano, ayun lang ating mga ano, ang ating managers. We are very much willing to accept any questions. And halimbawa, may gusto kayong linawin, pwede naman kayong mag-PM or kung any mode na any platform that you can use para makapag-connect. Yan naman ang pangalan namin, nakilala niyo na kami.
pwede din kayo first video. Yes. Pero para mas maganda, mas ano siya, mas tawag natin doon para mas organized, pwede po doon gumawa yung ano, yung ating museum ng group chat para doon kayo mag- Ah, yes. Oh, group chat para by the way, yung dati naming ano, dati naming mga kasama sa group workshop and even sa guitar workshop dati kasi kami dati din nagtuturo ng guitar. Meron yang GC. Ano? What up, di ba? pero hindi ko alam kung may bagong gagawin, pero anyway, i-add naman siguro tayo doon if ever. So, maraming salamat. Ano kung wala na kami nakalimutan? Salamat. Ano pa ba? kung may nakalimutan kami, basta alam niyo na 'yun. Maraming salamat. Of course, Sir Ayos, ano, Sir Rudy Rice and NKBJ, give courtesy to them. Ano, sila yung sila yung pioneer. Simula talaga nito. In-invite lang din nila ako dati, way back 2015, 16 na nakalimutan ko na. And then, hanggang sa nagtuloy-tuloy na yun. Ano, ngayon, iba naman, kasama natin, Sir Fritz. Yun. At hopefully, mag-join force kami, ano? Apat. Join force, apat naman, sabay ano, para kami. Talagang ano. And sana mawala lang tong COVID para talaga face-to-face. Ano, better ang learning kapag face-to-face. Yes, talaga. We're still praying na matapos na tong pandemic para makabalik tayo sa mga dati nating process. Buhay or kung hindi man makabalik sa mga normal na ginagawa, at least wala na talaga tong ano, wala na itong ganitong situation natin na sobrang hirap, ano? So we pray lang tayo, continue lang tayo sa pag-pray kay God, ano, na sa ating Diyos na sana maging okay na po ang lahat, maging ayos na ang lahat, at mabawasan na po sana ang nagkakasakit, ano? Kung merong mga nagkakasakit, we're praying na maging maayos po sila, ano? So yan, ano, sa pang ano, hindi lang naman sa kasi COVID yun na yes. Ay hindi lang COVID ang tinatamaan dito sa atin sa Bicol or sa buong Pilipinas, kasi doon lumalabas yung mga ibang ano natin, may complication, mga complication. Lahat anong klaseng sakit man yan, ano, so we are praying na maging okay kayo, maging okay lahat, yes, no? Lahat. So, kahit sibling, ubot, sipon lang yan. Yes. And sabi nga, as a student or as a kamnorteño, ano, we encourage na lahat tayo ay simulan natin sa sarili natin. Ano? Ingatan natin yung sarili. Huwag natin pabayaan, ano? Kung may mga halimbawa, katrabaho ng sobra o kaya naman ay daming ginagawa, take time to revisit or visit your health, ano? Tingnan nyo, kasi unang-una yun yung ginagamit natin sa work, sa study natin, ano, sa kahit saan, ano? So, encourage natin na tingnan yung mga sarili natin din, ano? And, yun! Dami na natin kasabi. Last na video na to eh. Kaya, sisulitan namin para makausap kami kayo. Ano, sobrang masaya kami. At sana sa mga susunod, baka naman. Labati ko nga pala mga taga-Bicol. Siguro kung may iba tayong participants na wala sa Camp Norte, hello, kumusta kayo dyan? Para meron. Meron nga. Maybe they are Camp Norteño, but siguro nasa ibang outside lugar. Of the Camp Norteño. So, siguro they are temporarily residing by, ano, sa ibang region or sa ibang province. Sa Quezon na pala, no? Yes. So, thank you so much sa inyong lahat. Maraming salamat. And, ano ba? Let's call it a day. Goodbye mga kaihip. Bye mga kaihip. Bye-bye. See you again next time. See you soon. See you.